kumustahin ang isa sa mga pinalad na makakuha ng mataas yung kanyang grado dito sa katatapos na bar examinations. Nasa halos 4,000 lamang kasi yung nakapasa, no? Ang umpisa ay nasa 12,000 mahigit yung mga kumuha ng pagsusulit, pero nasa around 3,900 lamang yung nakapasa na bagong abogado. So kapiling ho natin sa linya ng ating komunikasyon ang isa ho sa mga top-notchers ng 2024 bar examinations mula ho sa University of Mindanao. Kakuha po siya ng 83.74%, rank number 8 sa bar examinations. Si Ginong Joji Makadine, o Attorney Joji na ang aming itawag po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me si Bombo Victor Liantino. Magandang araw at kumusta naman ang pakiramdam ng pumasa sa bar examination? Ay hindi lang yan, kasama dun sa mga top-notchers. Kumusta po ang inyong pakiramdam ngayon? Abot langit ang saya. At last, nagbunga din ang lahat ng pinaghirapan since law school to review. Masaya sir, masaya po, masaya. Masayang masaya. So congratulations ang amin pong pagbati galing dito sa Bombo Radio Philippines. Pero eto, no, maitanong lang namin. Kasi dati may mga pagkakataon na parang kung hindi sila makapasok dun sa top notchers, ay parang disappointed sila. Dahil grabe yung kanilang pagsisikap, grabe yung kanilang mga paghihirap sa pag-aaral. Eh kayo ba? In-expect nyo ba na talagang mapapabilang yung inyong pangalan dun sa mga top notchers para sa 2024 bar examination, attorney? Hindi po. Hindi po. Hindi po. Wala. Wala expectation na mag-top, sir. Yung kapatid ko, sir, yung brother ko, tumawag siya sa akin, sir. Siya po yung nagbalita na top 8 po daw. Top 8 po daw ako, sir. Wow, no? Okay, so ito na lang, paano po kayo naghanda? Eh, sinasabi ng iba, ito yung pinakamahirap na pagsusulit sa buong bansa. Itong pag-take ng bar examination. Ano? Pero kayo, paano kayo naghanda at nakakuha pa kayo ng mataas na grado dito ho sa naturang pagsusulit? Tulad ng sinasabi ng karamihan, sir, yung pag-preparation po sa bar examinations ay nag-start po yan siya talaga sa law school. So sa law school, sir, sabi ko naman na naging seryoso naman ako na estudyante. Hindi naman pinakamagaling, pero yung gusto talagang every subject meron akong matututunan. Kaya pagdating ng bar exam, review na lang talaga siya, refinement na lang nung paano pagsagot, pag-response. Ganun lang po yung review, sir. Yung sa preparation sa review. Ayan, ang akin namang katandem dito ay meron ding katanungan na Ginong Joji, ano? Para doon sa kanya mga nais malaman, siguro mga tips din. Ano? Bombo Vic, with your questions, go ahead. Unang-una po, attorney, congratulations po sa pagkakapasa ninyo. Matanong ko lamang po kung kayo po ba ay naging full-time law student o isinabay po ninyo sa trabaho itong inyong pag-aaral, at ilang taon po ninyo na-take itong pagkuha ng Bachelor of Law? Full-time po ako na empleyado, sir. So yung every night lang ako nag-aaral ng nakaabugas siya po. Sa bangko po ako nagtatrabaho, sir. Full-time. 5 years siguro, sir. Five years po. O, kasi hindi ako full-time, sir. Hindi ko kinukuha yung full-load. Kasi may trabaho pa. Balanse-balanse lang. At dahil nga po, pasok kayo dito nga sa top 8. Well, ano po ang reaction ng school ninyo ngayon? By the way, na-pressure ho ba kayo sa expectation ng law school ninyo? Nag-reach out sa akin yung assistant dean. Nag-congratulate, no, nagpapasalamat, at mga professors, ganun sir, bumabati, classmates, mga kaibigan. Masaya din po ang law school, sir, na-achieve namin to. Kasi hindi lang to para sa akin, sa achievement din to ng full law school. Ano namang pressure, sir, ano lang is, gawin namin yung best namin. Yun lang yung hinihingi nila. Attorney, kumusta naman po yung naging reaksyon ng family ninyo? I understand na meron ho kayong asawa. Paano naman ang support na ibinigay po nila sa inyo during your law school journey? Masaya din, sir. Masaya yung nanay ko, yung tatay ko, yung lolo, tita, yung mga kamag-anak. Masayang masaya, sir. First, ako kasi yung first
first lawyer in the family. So, masayang masaya. Sabi nga nila, it takes a barangay to raise a lawyer. Totoo po yun, sir. Kasi yung since college, sir, working student ako, sir, nag-law school working student eh. It's hindi rin lang ito sa akin, sir, para din ito sa family. Natulungan talaga nila ako, sir. Emotionally, tsaka yung financially. Very supportive sila, sir. Naiintindihan nila pag hindi ako nakaka-attend ng mga family gatherings, mga celebrations, kasi meron lang law school, at tsaka yung mag-i-internet dati, yung nung COVID, naging supportive din sila na walang sa background, ganun ba? Ganun, sir. So, very supportive naman, sir. Walang disorbo, ganun, sir. Very supportive yung family. Okay. Ano? Oh, balik po dito sa akin, ano? Ito, parang kailangan-kailangan ito, lalo na ng mga estudyante rin na, kumbaga, gustong sumunod sa inyo pong yapak, mga future bar takers, ano? Meron ho ba kayong mensahe sa kanila or tips man lang, ano, para kahit papano magamit ho nila habang sila ay nag-aaral at ma-encourage din sa kanilang pag-take ng bar examination? Sa mga aspiring law students, sa mga law students, sa mga mag-take ng bar, ang masasabi ko lang is that sa mga law students first, ang seryoso sila, seryosohin nila yung law school kasi nga, sinabi ko kanina, yung best preparation para sa bar exam ay sa law school. Sa mga fourth year, sa mga graduate at mag-take ng bar, keep the faith, mahirap. Ang focus muna natin siguro is pasahin yung fourth year, wag muna tayong mag-bar. One step at a time lang kasi mahirap ipasa yung fourth year. So, ipasama na natin yung fourth year. So, sa mga hindi pinala this year, keep the faith. Kahit ilang beses tayo mag-take, tiwala sa sarili at keep the faith lang. Dadating din ang panahon na time nyo na rin. Kayo rin naman. Ayun, okay. With that, maraming salamat po at nakausap po namin kayo. Alam namin, may mga celebration pa po kayo. And kami ho, mula dito sa Bombo Radio Philippines, nais po namin magparating ng congratulatory message para po sa inyo, lalo't kayo napabilang pa dun sa mga top-notchers. Thank you so much and congratulations, Attorney Joji. Thank you po, sir. Thank you. Bye-bye. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang isa sa mga nasa listahan. Hindi lang ho basta pumasa, top-notchers. So, kabilang ho siya doon sa top-notchers ng 2024 bar examinations. Siya ho yung nasa pang-8. Nakakuha po siya ng 83.74% dyan sa 2024 bar examinations na inirelease nitong nakalipas na araw lamang dyan sa Korte Suprema.